Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Yan. So ayun nga po, ngayon is mag 100% po tayo at maglinis po tayo ng lupa. Kasi po sa nababasa ko po sa comment section, ganun po kadami yung nagsasabi po na gawin ko po yun. Kasi gusto po nilang malaman at makita kung paano talaga ang tamang gagawin. Pahinsya na rin po kayo kung hindi pa ako gaano naka-upload po nung nakarang araw. Kasi po meron pong nag-farm visit po dito kung saan tinignan niya po yung 5x5 na concrete pan. Ito po, tinignan niya po ito kung paano ang ginawa nila. Kaya po hindi pa ako nakagawa ng video para may update kayo. Ito. Siyempre bago po tayo pumunta po dun sa pag 100%, update ko muna kayo dun sa mga inaalaga naming fingerlings. So, ayun nga guys, andito tayo sa 5x5 na concrete pan. Dito po, hindi po tayo magpapakain ngayon kasi po, kung nakikita nyo is kukunti yung tubig. Kasi po, kakapalit lang po namin. Ang kailangan pong gawin dito, antayin muna nating mag 8 hours. Kasi po, yung tubig is bago pa lang, hindi pa po sila sanay. Yan. Kaya dito muna tayo sa 8 inches pataas. Mamaya guys, yung sinasabi kong papalitan po natin ng tubig, yung andun po, yung maliit po, yung 3x4 na concrete pan doon. Syempre bago tayo pumunta doon, i-update ko muna kayo dito sa ayan po sila. Yan guys. Ito po yung 8 inches na pataas. Ito na po sila. At dito naman, ang laman na po nito is mga 5 to 6 inches na. Hindi ko na po na video yung pagpapalit ng tubig dito kasi po meron pong bumisita. Kaya po hindi na po ako nakapag-update sa inyo. Pero dahil marami pong nagtatanong kung paano po ang tamang pagpapalit ng tubig at tamang paglilinis ng lupa, gagawin po natin yan para po sa mga hindi nakakaalam. Tsaka pala guys, sa mga gustong bumisita po dito sa amin para po makita po yung itsura ng 5x5 concrete pan, contact lang po kayo sa FB ko na ito para po ma-replyan ko po kayo. Ito po ay open naman po kung mag-backyard visit po kayo, wala naman pong problema po sa amin. Kasi po nung nakaraan po, kaya po hindi pa ako nakagawa ng video kasi meron pong nag-farm visit. Meron pong bumisita dito sa amin. Siyempre, ayun nga po, bago po tayo pumunta dun sa sinasabi kong magpapalit at maglilinis ng lupa, i-update ko na naman po kayo dito sa 3x4. So, ito nga po yung 3x4 na concrete pan. Yung aerator po is walang laman. Then ito naman po yung medyo maliit po sila pero wala naman pong problema dun sa size kasi po sakto lang naman sa buwan. Yan. Kasi po ito is 2 inches lang po ito dati po sila. Dito sa kabila guys, hindi na po ako magpapakain. Yan. Kasi po, ito yung sinasabi ko pong papalitan ng tubig at lilinisan ko ng lupa. Yan po. Mas magandang huwag na po kayong magpakain pag magpapalit po kayo ng tubig. Kasi po, pag yan, nagpakain ka tapos magpapalit ka din lang ng tubig agad,
may stress po sila. Yan. So ayun nga guys, tatanggalin na po natin yung 100% para po maalis yung tubig. Papakita ko po sa inyo yung kulay ng tubig nito para po may idea po kayo kung kailangan na pong palitan. Yan guys, naharangan po sa loob. And guys, ganyan yung kulay ng loob ng pan na ito. Pero kung dito sa ibabaw, hindi pa gaanong black. Hindi pa masyadong madumi sa ibabaw. Pero pag sa loob na, is makikita nyo po. Ang gawin nyo, pwede nyo rin pong amuyin yung tubig mismo. Kung amoy, kung iba na yung amoy, kailangan nyo na pong palitan para po hindi po magka-fungus yung mga alaga nyo. Gawin lang po. Then mamaya naman po ipapakita ko yung paglilinis ng lupa sa loob pag naubos na yung tubig. At ito na nga po yung itsura ng walang tubig guys. Ang kailangan lang po natin gawin is i-shower lang po itong hose. Ganyan lang po. Tapos itama nyo dun sa lupa. Yan. Sa ibabaw lang po yung gawin nyo. Itatama nyo lang po siya sa ibabaw. Makikita nyo po is naalis po yung mga black. Yan po yung mga dumi ng ating alaga. Yan. Kailangan po nating maalis yan para po hindi po magsanhi ng fungus. Yun po yung sakit ng mga hito. Pag marumi po yung tubig is magkakapungus po sila. Kaya kailangan po nating linisin. Ganyan lang po. So ayun nga guys, tapos ko na pong linisan tong pan na ito. Basta ang dapat nyo lang pong gawin is siguraduhin nyo pong maalis po yung sa ibabaw ng lupa, yung mga black po. Dapat po maalis po talaga yon para po maiwasan na rin po yung pagkakasakit ng hito nyo, para po hindi po agad bumaho yung tubig. Yan. Yan po yung inalis ko yung mga black. So ayun lamang guys, kung may katanungan pa po kayo, mag-comment lang po kayo sa video na ito para po masagot ko. Yan. Sa mga gustong pumasyal po dito, chat lang po kayo o mag-message po kayo sa Facebook ko na ito para po masubukan nyo pong makita po yung pond namin. So ayun lamang guys, kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para lagi kang updated sa sunod pa naming videos. Thank you!